Kamusta mga chong? Isang mabilis ang updates lang para sa ating PBA updates. Pero bago yan, paka-like muna ng ating video. Malaking tulong na yan sa ating channel. Coach Tab Baldwin, balik Gilas Pilipinas. Ito nga ang Gilas Pilipinas mga chong, ay ang number one team sa buong Southeast Asia. Ilang taon nga natin niyang dinumina, pero tinuldukan na nga yan ng Indonesia. Matapos nga ang nakakahiyang pangyayari na yan, at sa patuloy na panawagan ng mga fans na sibakin itong si Coach Shot Reyes dahil sa hindi naaangkop ang dribble drive system nito, ay mukhang nagising na nga ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP dahil sa kahihiyan na ibinigay ni Coach Shot Reyes. Dahil ayon nga sa post ni Snow Badwa ay flash, Kuliglig told me, SBP officials just contacted Tab Baldwin for possible return. More to come. Para sa akin mga chong, ay maayos at gumanda ang sistema ng Gilas Pilipinas noong hawakan ito ni Coach Tab Baldwin. Amateur players nga lang ang ginamit ito, pero dalawang beses nilang tinalo ang South Korea at muntik pang makasilat doon sa Serbia noong Olympic qualifier. Pero nasira nga ang lahat ng yan simula ng umepal si Coach Shot Reyes. Kaya mas maganda talaga na ibigay ng SBP ang full hands kay Coach Tab Baldwin at hayaan itong trumabaho para sa national team. So ngayon nga mga chong, ay tingnan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod pa na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Al Francis Chua, hindi pa tapos sa pagpapalakas sa Barangay Ginebra. Nitong mga nakalipas nga na araw mga chong, ay nagsagawa nga ng blockbuster trade ang Barangay Ginebra matapos nilang gawing trade asset ang kanilang 8th overall pick na si Javi Gomez Del Llano at Brian Enriquez para makuha ang 2nd overall pick sa kakatapos lang na draft na si Jeremiah Gray. Bukod nga kay Jeremiah Gray ay matunog din na planong kuhanin ng Barangay Ginebra itong one of the best gunner ngayon sa PBA na si Matthew Wright. Pero ayon nga sa mga source ay hindi pa nga dyan nagtatapos ang galawang Al Francis Chua. Boy. Dahil balibalita nga na mayroon pa itong tinatarget na player papunta ng SMC. Para sa akin mga chong, ay kung titignan natin ang lineup ng Barangay Ginebra ay masasabi nating kakayanin itong makasabay at makuwang muli ang kanilang All-Filipino Championship. Dahil magbabalik action na ngang muli itong balbas ni Stanley Pringle na pinaka-inaasahan ni Coach Tim pagdating sa opensa. Nandyan din si Christian Stanharinger na nakukuha na ang triangle offense ng Barangay Ginebra. Naniniwala ko mga chong na itong si Matthew Wright ang pinaka-tina-target ni Al Francis Chua papunta ng Barangay Ginebra. At kung mayroon pang gustong kuhanin si Al Francis Chua ay mukhang hindi na yan papunta ng Barangay Ginebra dahil ang request nga lang ni Coach Tim ay itong si Matthew Wright. Ang tanong ay sino ba ang gusto pang sungkitin ni Al Francis Chua? Ayon pa rin sa mga source ay bukod nga daw kay Matthew Wright ay plano na nga ding pitasin ng SMC itong si Robert Bolick at Jamie Malonzo sa Northport Batangbier. Hindi na ako nagulat dyan mga chong dahil expected na talaga na harvestin na ni Al Francis Chua ang mga nabanggit na player ni Coach Pido Harencio. Ang tanong lang ay saan sa SMC teams dadalhin ang mga ito. Sa ngayon nga mga chong, ay ayon sa ating mga source ay nagkakaroon na nga ngayon ng pag-uusap itong si Matthew Wright at Ginebra Management at expected nga na sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng desisyon itong si Matthew Wright kung pipiliin ito ang Barangay Ginebra, mananatili sa Phoenix o magja-Japan billing. Ano sa tingin nyo mga chong? Tama lang ba ang pagkuha ng players ni Al Francis Chua para palakasin ang SMC teams? I-comment mo lang dyan sa iba pa at babasahin natin yan. At yan lang muna ang mabilis ang updates natin mga chong at hanggang sa muli.